8:30, then 8:30, 9:30, 10:30, hanggang 11:30. Of the musical Dancing Fountain dito po sa Kartilya ng Katipunan. At bilang panimula po, inaanayan ko po ang lahat na tayo po ay sumandaling tumahimik para po sa ating panalangin. Nasusundan po ng pag-awit ng pambansang awit ng Pilipinas. Sabay-sabay po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon na kami po ay magkakasama-sama upang papurihan ang dakila mong pangalan. Kami ay natitipon sa gabing ito upang sama-sama naming saksihan ang pagpapasilayan ng bagong proyekto ng pamahalang lungsod kung saan ito ay makapagbibigay aliw di lamang sa mga Manilenyo kundi maging sa lahat ng dito ay daraan. Magsilbing gabay nawa ang mga maniningil na pagpapasinaya na ito tungo sa isang makabuluhang gawain kung saan ay magiging kapaki-pakinabang para sa lahat ng mamamayang Manilenyo. Salamat sa pagbibigay mo ng talino at galing sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na sa aming minamahal na alkalde, Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, sa punang kanyang mga kabalikat sa kanilang maayos na pamumuno. Basbasan mo kaming lahat ng narilito ngayon at ang lahat ng aming mahal sa buhay ng iyong walang hanggang pagmamahal at pagpapala. Ang lahat ng ito ay aming samo at dalangin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang aming tagapagligtas. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magsipo ang lahat. Muli po, isang malakas na palakpakan naman po para po sa ating minamahal na Yorme Isko Moreno Dumagoso at ngayon din po ang ating pong Vice Mayor Dr. Hani Lacuna at ang ating pong mga batang Maynila. At kasama rin po natin ngayong gabi para po sa pagpapasinaya ng ating musical Dancing Fountain ang anak po ng ating muting alkalde, ang idol ng lahat. Palakpakan po natin Joaquin Dumagoso. Napakagawa po ni Joaquin. At sa mga pagkakataon pong ito ay ibibigay ko po sa inyo ang ating pong pangunahing tagapagsalita upang ipakilala po ang ating susunod na tagapagsalita. Palakpakan po natin ang ating kauna-unahang babaeng Vice Mayor. Palakpakan po natin Vice Mayor Dr. Hani Lacuna. Ang tubig ay dalisay na anyo ng kalikasan. Isang magandang simbolo na enerhiya na dumadaloy na walang hanggan.
sumasalarawan sa kaunlaran at kasaganaan. Ito rin ang nais pakita sa atin ng ating pasisinayaan ngayong gabi. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga panauhin, mga kasama sa paglilingkod, mga kawani at mga kapwa kumbatang Maynila sa pamumuno ng ating minamahal na punong lungsod. Sa formal na pagbubukas nitong ating bagong musical dancing fountain sa harap ng kampana ng isang dakilang Manilenyo at Pilipino, ay binibigyang halaga natin ang mga pakikibakang sinimula ng ating mga ninuno at bayani tulad ni Gar Andres Bonifacio. Dahil sa kanila, may tinatamasa tayong kasarinlan at kalayaan. Bagay naman na dapat nating tumbasan ng pagsisikap, pagsisipag at pagpupursige upang maisakatuparan natin ang makabuluhang pamumuhay. Kaya inaalay natin itong musical dancing fountain bilang simbolo ng patuloy na pananagumpay ng ating pamalalunsod sa pagsisikap nitong maitaguyod ang isang maayos, malinis, masigla, malusog, mapayapa, at maunlad na Maynila. Kaya't bago nating tuluyang masaksihan ang formal na pagbubukas nito, ay nais ko muna kayong anyayahan na pakinggan ang mahalagang mensahe ng isang taong punong-puno na magagandang pangarap at naglulunsad ng mga advokasyang tunay na tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng mga Manilenyo. Isa siya ngayon sa may tuturing na pinagkakatiwalaan tao o leader ng taong bayan, di lamang dito sa ating lungsod at di lamang dito sa loob ng Pilipinas, kundi maging nasa iba't ibang panig ng mundo. Atin pong pasalubungan ng masigabong palakpakan ang ating pinakabatang punong lungsod at siyempre pinakagwapong ama ng Maynila, ang kagalang-galang Francisco Isko Moreno Dumagoso. Maraming salamat. Maupo po kayo. Maraming salamat. Palakpakan natin ang pinakamagandang Vice Mayor ng Maynila. Siyempre, nag-iisa lang. Kaya siya ang pinakamaganda. Ang ating minamahal na Vice Mayor, Hanin Lacuna. Sa ating pong mga bisita, ito po ay napakahalagang bisita sapagkat mga kababayan, ang... Oh, na-excite. Easy. Napangalaga sapagkat sila po ay bahagi ng national government. And as you can see, all you have to do is to be objective in our perspective. When you come and look at the entire Luzon, Manila, in this particular geography, is composed of local government and national government. That's why, in our own little way, Hani and I, your Vice Mayor, and the members of the City Council, and the members of the local Chief Executive, in our own little way, to harmonize our actions with the directions, also, and visions of the national agencies with regard to reviving and making Manila vibrant again. So that's why it's timely also painting. And I hope you don't mind me asking you this. Salubungin natin ang masigabong palakpakan si Attorney Gilier B. Acido ng Intramuros Administrators. And Ms. Cecil Romero, Executive Director of the National Parks Development Committee. Siya naman ang may tangan-tangan at pangangalaga ng Luneta. Si Attorney Acido, ang tangan-tangan naman niya at responsibilidad, yun nasa kodlin ninyo. Lahat na nakikita nyo na pader, all the way to the riverbanks in the port area are Intramuros. At malugod kong ipaalam sa inyo, lahat na nandito, kayo'y malugod naming iniimbitahan sa gabi. Gabi-gabi, ginawa ng Diyos, pumasyal kayo sa Intramuros.
You will see a new Intramuros, especially during night time and camp. And I know most of you here have visited Fort Santiago. I, for one, with Secretary Bernard Romulo and other VIPs, experienced a different Intramuros during night time. So, ngayon naman, nandito tayo sa lokal na pamahalaan. In our own little way, working in harmony and synchrony with the goals of making Manila vibrant and a place to go. Mga batang Maynila, hindi nyo na kailangan pumunta sa Ayala Triangle. Todits na lang. Wala pang tosgas. Laway-laway lang. Ngayong February 14, yung mga shota ninyo, dito na kayo magpa-picture. Ngayon naman, dito kayo mag-aantay ng jeep. I want you, of course, I know, I'm very grateful to you. Ngayon lang ako nakakita dito sa Loton, ang tao pumipila na ng pusa para sumakay ng jeep. Thank you very much sa inyo. I owe it to you. And I hope you continue doing that self-discipline, cooperation, participating in the government's effort to keep Manila maging malinis, maaliwalas, at panatag ang taong bayan sa lungsod. Ito po ang ating papasinayaan ay isang simpleng bagay lang. Yung simpleng bagay na kung saan kahit na anong kinakaharap ninyo na mga suliranin ng inyong pamahalang lungsod makapagbigay man lamang ng konting ngiti sa inyong mga labi. Kahit man lamang sa ganitong paraan, and I saw the joy of that kid a few nights ago when we were testing it. Napasigaw yung bata, dyan nakaupo, kasi butas yung harang dyan. Dyan naupo yung bata, nanon. Narinig ko from here. Ano sabi niya? Wow, ang ganda! And that is priceless. That is what you call governance. When you try to make your people happy, when you put a smile on them, that is what you call governance. Hindi yan kaya ng anumang dami na salapi kung paano makapagbigay ng kaligayang sa kanyang mamamayan. Kaya po, umasa kayo sa maliit naming kaparaanan, magbubuti kami. Pipilitin namin unti-unti ang susunod na sa bandang Wakali naman, yung inyong dinadaanan sa ilalim ng kalsada. Malapit na. Hindi na siya mapanghi. Walang obstruction. It's for you. You deserve it.